Pag binola-bola ka ba, Kamers, kailangan paikot-ikuting ka rin? Gaya nito? Kamusta kayong lahat? Happy weekend! Kamusta ang inyong weekend? Yan, napakaganda ng weekend natin. Ngayon ang unang araw ng bagong stage ng ating quarantine or community quarantine. So yung iba, naka-GCQ na, yung iba naka-ME-GCQ. Tama ba? Basta modified community quarantine. Enhanced community quarantine. So ayan, ngayon meron tayo, since nag-iba na yung stage ng ating quarantine or community quarantine, meron pa rin tayong napapanahon na recipe. Ito ay talagang patok na patok para sa quarantine period. Ayan, common sa atin ang sardinas, o diba? Ngayon naglagay tayo ng twist sa ating ginawa. Ang ating recipe ngayon ay sweet and sour bola-bola sardines, o diba? Pak bola-bola, o yan. Ngayon, meron tayong ginawa na twist na common na ginagawa na sa mga ibang recipe. Ano ito, Commerce? Hindi ko siya nilagyan ng itlog. Ayun, o diba? Ayun lang naman, wala namang iba. So kasi karamihan ng mga recipe na ginagawa sa mga bola-bola, sinasamahan talaga siya ng itlog para magkaroon ng binder. Pero this time, ang ginawa natin, hindi natin siya nilagyan ng itlog. Plus, ang ginamit natin ay sardinas, di ba? Siyempre, maraming mga paayuda dyan, o, di ba? Magagamit natin ngayon yung ating sardinas. Ano ba yung mga sangkap na kailangan natin? Eto po! Mga Commerce, para sa ating sweet and sour bola-bola sardines, kailangan natin ng big can ng sardinas. So itong sardines na to, hindi siya yung maanghang, siya yung green color. Pwede rin namang maanghang kung bet ninyo. Kayo nang bahala doon. Kailangan din natin ng spring onion o dahon ng sibuyas, mga 2 bugkos o isa pwede na rin. Kailangan din natin ng medium size ng carrot, 2 gloves ng garlic o bawang, small size ng red bell pepper. Pwede rin yung green bell pepper. Kailangan din natin ng medium size ng onion. Kailangan din natin ng 2 small sachet ng oyster sauce. Kailangan natin ng 2 tablespoons ng cornstarch. Kailangan natin ng 1 1/4 cup ng all-purpose flour. Kailangan din natin ng 1 tablespoon brown sugar. Kailangan din natin ng 1/2 teaspoon ng salt. Tapos, meron tayong gagawing add-on sa ating sweet and sour bola-bola sardines. Dahil meron akong stock ng pickles, lalagyan natin siya ng pickles. Pero ito, Commerce, optional lang yan. Yan, pickle relish yung gagamitin natin. So, pwedeng meron, pwedeng wala. Hindi ko kayo pipilitin. Ayan ang ating ingredients sa ating sweet and sour bola-bola sardines. Pak! So, mga Commerce, para sa ating sardinas, ihiwalay natin yung sauce. Ayan, ang napakalapot na sauce. Ididrain natin siya. Itong sauce kasi gagamitin natin yan para sa ating sweet and sour. So, itatabi natin yan. Ayan, diba? Walang tapon, mga Commerce, lahat papapakinabangan. Shake-shake lang natin siya. Ayan. Para madrain ang gusto. Anyway, yan ng mga sardinas ay ano din naman. Dudurugin din naman natin later on. So, ayan lang. Shake-shake-shake. So, ayan, Commerce. Nakahiwalay na yung ating sardine sauce. Gagamitin natin siya later. Commerce, unahin na natin ang pag-prepare ng ating carrots. Sunod natin ang spring onion.
Sunod na natin ang sibuyas. Ganun din, i-mince natin siya ng bonggang-bongga. Ang ating red bell pepper. At ang bawang. Ayan mga kamers, ready na ang ating cooking pan. So, 1 cup ng mantika yung gagamitin natin. Preheat na siya. Tapos, make sure na yung apoy ay nasa low-medium lang. Mahina lang siya. Para hindi masunog yung ating bola-bola. So mga kamers, ganito na yung ating bola-bola pag naluto na siya. So ganito yung kanyang texture. Tapos, balibalik na rin lang natin siya. Tapos, magdagdag tayo ng bago. So, ganyan lang. Rolly-rolly lang natin siya. Paikot-ikutin at ibola-bola, o diba? Pag binola-bola ka ba, kamers, kailangan paikot-ikutin ka rin. Gaya nito. So mga kamers, luto na ang ating bola-bola sardines. I-prepare naman natin ang ating bola-bola sweet and sour sauce. Ayan kamers, ilagay na natin ang cornstarch. So ito yung magpapalapot para dun sa ating sweet and sour sauce. At ang tubig. So haluin lang natin siya ng maigi. Make sure na walang buo. Ayan, hinalo natin ng bonggang-bongga. Ayan na siya, wala siyang buong buo. Pak! Ayan kamers, punta naman tayo sa paggawa ng sweet and sour sauce para sa ating bola-bola sardines. Kailangan natin ng 5 kutsarita ng sukang puti. Kailangan din natin ng carrots, red bell pepper, spring onion. So, ito yung part ng mga ginamit natin kanina para dun sa ating bola-bola. Kailangan din natin ng 3 kutsarita ng cornstarch, 3 kutsarita ng brown sugar, at 3 kutsara ng asukal, at 1 kutsarita ng pamintang durog, dagdag pang palasa. Ang kamers, ilagay na natin ang cornstarch. So, ito yung magpapalapot para dun sa ating sweet and sour sauce. At ang tubig. So, haluin lang natin siya ng maigi. Make sure na walang buo. Mga kamers, magluto na tayo ng ating sweet and sour sauce para sa ating bola-bola sardines. So, parehong pan lang yung gagamitin natin. Ang kailangan natin ay low heat lang, kamers. Una ko nang ilalagay ang carrots. Na medyo lumambot-lambot na siya. Igisa lang natin siya ng mabilisan. Eh, mga 1 minute mga kamers. Tapos, ilagay na natin ang ating sardine sauce. Ayan, haluin lang natin. Kamers, kailangan low heat lang ha, para hindi masunog. Ilagay na natin ang ating white vinegar. At syempre, ang asukal. Pwedeng asukal na puti yung gamitin ninyo. Ako, ang ginamit ko, asukal na pula or brown. Kasi yan ang available ko ngayon. So, buo na ang ating sweet and sour. Kasi bakit? Meron na siyang suka at asukal. O, diba? So, haluin lang natin siya. So, kamers, kapag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ang paminta to taste. Kung mapapansin ninyo, mas prefer ko na dito ilagay yung paminta sa ating sauce. Kasi, mas bet ko, parang nandito yung talagang lasa niya. So, ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay ang bell pepper.
Ayan, halu-haluin lang natin, Commerce. So pag kumukulo na siya, Commerce, pwede na nating idagdag yung ating cornstarch mixture. So ayan, siguraduhin natin na hindi magbubuo-buo. Tapos haluin lang natin siya ng bonggang-bongga. Pwede na natin ilagay ang bola-bola sardines. Dahan-dahan. At haluin na natin siya. Again, Commerce, dapat hindi malakas ang apoy. Para hindi masunog. Pwede na natin ilagay ang spring onion. Ready na ang ating sweet and sour bola-bola sardines! Ah, so ayun na nga siya, mga Commerce! Ito na, titikman na natin ang ating ginawang recipe. Ayan, may naka-ready na ako, diba? Ayan. Oo, diba? So ito na siya, ang ating bola-bola sweet and sour sardines. O, parang mabaliktad ko. Sweet and sour bola-bola sardines. O, diba? Ito siya, Commerce. Ayan. O, diba? Tikman natin ngayon. So, again, katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin siya nilagyan ng itlog. So, para maiba naman, di ba? Alam mo naman, mahilig tayo sa naiiba or matwist. Ito siya. So, ito yung kanyang texture. Tikman natin. So, nandun yung sweet and sour na lasa niya. Pero, alam mo, Commerce, mayroong kakaiba. Sa pa. So, ayun mga Commerce, kakaiba siya. Oo, sardine na siya, pero alam mo yung may twist talaga na bongga. Hindi ko siya maramdaman ng sardines. Talagang lasang-lasa siya na bola-bola na common na ginagawa natin. Lasa siyang meat. So, ayan. Ang sarap niya. Must try. At ito ay talagang affordable. Mura siya. Hindi siya ganun kagastos. At saka kagandahan dito, na maximize natin lahat. Kahit yung sauce ng sardinas na gamit din natin. O, diba? Napaka-practical. Ayan, isa na namang masarap na recipe ang hinatid sa inyo ng Merbeki, and I hope nagustuhan ninyo ito. Nagpapasalamat po muli tayo sa lahat ng ating mga subscribers na sumusuporta sa atin. Nandyan po ang Team Clingy. Hello sa inyong lahat. At salamat din po sa suporta ng Espelembergo family sa Rizal. Maraming salamat po sa lagi ninyong pagsubaybay sa lahat ng ating mga videos. At syempre mga Commerce, huwag ninyong kakalimutang mag-like. Napaka-importante po para sa akin yan. At syempre ang inyong comment, ang mga suggestions ninyo para sa mga susunod pa nating recipes. At mag-subscribe para sa mas marami pang video na susunod. Hanggang sa muli, maraming salamat po. See you!